sa ating pag-launch ng mga bagong infrastruktura itong linggong to, nagkaroon din ho tayo ng graduation ng Taguig Manpower Training Center. Panoorin niyo ho to. Matagumpay na naisagawa ang 13th Commencement Exercises ng Taguig Manpower Training Center na dinaluhan ng 600 na mga nagsipagtapos. Simula nang ito ay itatag, patuloy ang ginagawang pagtupad ng TMPC sa misyon nitong matulungan ang mga manggagawang Taguigenyo na maging globally competitive sa pagtuturo ng iba't ibang courses ng libre. Kasama rito ang mga sumusunod na programa: Automotive, Electrical Installation Maintenance, Housekeeping, Caregiving, Massage, Bartending, Barista, Call Center, Cosmetology, and HRs. TMTC is Taguig Manpower Training Center. Ito yung eskwelahan na skills na kung saan katuwang natin ang TESDA. Nabuo ang TMTC ng panahon ni Congresswoman Lani Cayetano. Napalawak natin ito. Napadami natin ang ating mga livelihood. Napadami natin ang ating mga skills courses. So, sa pamamagitan ng ating mga namumuno sa pamahalang lungsod ng Taguig, ang Taguig Manpower Training Center ay maraming natulungan. Ang pag-unlad ng isang Taguigenyo ay pag-unlad na rin ng lungsod ng Taguig. Ang mga maaaring mag-enroll dito sa atin ay yung mga nasa edad na 18 pataas. So, yung ating mga senior citizen, pupwede pa rin makilahok sa ating mga programa dito sa ating sa lungsod ng Taguig. Marami tayong courses na available dito ngayon sa Taguig Manpower Training Center. Meron tayong mga constructions skills, katulad ng electrical installation maintenance, meron tayong carpentry, meron tayong plumbing, and meron din tayong mga automotive courses. Meron tayo sa health services naman is meron tayong massage, meron tayong caregiver, meron din tayong mga beauty care and hairdressing. Sa hotel restaurant services naman, meron tayong tinatawag na bartending, barista, may cookery, may food and beverage services, and of course, meron tayong housekeeping. And hindi natin makakalimutan syempre ang call center na sikat naman talaga dito sa atin, no, sa Pilipinas, kahit saan, na kung saan ang ating mga BPO services is marami dito sa Taguig. Ang una kasing proseso na ginagawa namin dito is yung enrollment. So pagka-enroll ng mga bata, meron kaming orientation na ginaganap dito sa TMTC mismo. Para sa gayon, mas malaman ng mga estudyante namin ano yung dapat at hindi dapat na gawin habang tayo ay nag-aaral ng skills. Lagi namin pinapaalala sa kanila na yung skills na kanilang kukunin ay hindi rin gawang biro. Kailangan natin dito yung pagsusumikap, pagtsatsaga, no? So after nilang mag-training, doon na kami pumapasok sa tinatawag naming National Certificate 2. Of course, hindi rin namin sila basta patitikin ng National Certificate 2 nang hindi rin talaga sila marunong at natuto sa skills na kanilang kinuha. Then after noon, pag sila ay nakakuha na ng National Certificate 2, doon na kami dumadaan sa proseso ng graduation. Okay, so pagka-graduate nila, some of them, na ikukuha namin ng trabaho, minsan naman hindi pa kami nakakapag-graduate, ay may mga employer na talaga na lumalapit sa atin dito, no, para kumuha ng mga graduate na students, especially sa housekeeping, caregiving, call center. Ayan. So, after yan, hindi pa rin po humihinto doon yung aming pagtulong sa ating mga estudyante dahil may trabaho sila o wala silang trabaho, naka-monitor pa rin po ang Taguig Manpower Training sa kanila. Sa ating mga newly graduate, congratulations po sa inyong lahat. Laban lang, bangon tayo, no? Dahil tayo ay dumaan sa pandemya. Huwag nating kakalimutan na kung saan tayo nanggaling at kung ano yung ating dapat na gawin sa buhay natin. Huwag natin sayangin po ito yung pagkakataon na meron kayo na skills na tinapos. So, para sa inyong lahat, congratulations and mabuhay po kayong lahat. Sa 600 na nagsipagtapos, 18 ang pinarangalan ng Natatanging Mag-aaral Award dahil sa kanilang pagpapakita ng sipag at husay sa mga napiling programa. Nung pagka-graduate po kasi sa Beta Electric, then umunlad pa yung kaalaman sa electrical, so nakarating sa abroad,
nakabalik, and presently po may sarili ng business. Air conditioning company na. So nung malaman na graduate ka ng TMTC, tinarget na namin kagad ang Beta Electric, which is in Taguig din naman siya, isang malaking electric company. Tinanggap kagad kami. So lahat nakapasa kagad dun sa, marami kami, nakapasa kagad kami sa trade test nila. That time po, very blessed yung pakiramdam namin. Sinabi ko nang namin kasi marami talaga kami na nanggaling dito, diretso doon. So nagsabay-sabay kami para nga masaya. Very blessed kami, lalo na natanggap kami kagad. So napakalaking pasasalamat. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa government ng Taguig, lahat ng tagapamahala ng Taguig, lahat ng nag-uwan ng TMTC, bumubuo ng TMTC kasi hindi lang yung sa batch kong mga natulungan dahil na-monitor ko po yung mga sumunod-sumunod na sa mga batches. In which hanggang ngayon nakikita-kita pa kami at nakikita ko pa rin sa ibang lugar. So sana po ipagpatuloy ng TMTC yung kanyang gawain dahil talagang napakadami po sa larangan ng electrical at ibang kurso rin ang alam ko. Pero sa electrical, I am a witness talaga. Kahit saan ako magpunta, within Taguig, ang dami ko nakakita ng graduate ng TMTC. Sa Taguig Pateros District Hospital po, sa billing po ako, pero dahil nag-OJT po ako ng caregiving, naka-waiting po ako ngayon sa Medicine 1. Napabilis po, dahil sa tulong din siguro po ng school na to, dahil kilala po siya, tapos ang dami na po kasi natulungan at mga NA doon na galing din po sa TMTC. Ang sarap po sa feeling kasi na-fulfill ko yung gusto kong maging, nakakaiyak. Gusto ko po kasi maging nurse kaso hindi ako natuloy dahil sa hirap dati ng buhay. Kaya dito ko po inano sa caregiver. Bago po ako mag-take ng TMTC, undergrad po ako ng college, which is nagtitake po ako ng mechanical engineering. Mabilis lang talaga yung training. Hindi ko akalain na ganun lang kabilis na within dun sa buwan na yun na matututunan mo yung dapat mong matutunan na kailangan mo pang itake sa college ng ilang years para lang matutunan mo. Then dito, saglit lang kasi within 3 months nga lang. Tapos yun, then after yun kasi mayroong project yung trainer ko na pagtapos namin makagraduate, makakapasok kami agad na makakuha agad ng trabaho. Dito po kasi sa TMTC, sa training na to, buwan lang po yung gugugulin mo, then matututunan mo yung dapat mong matutunan kasi more on actual po. Then ang galing po talaga ng mga trainers na nakasama din namin na hindi naman po kasi dito, iba-iba ang edad po ng mga kasama mo . Kaya sa mga kaklase mo lang din, matututo ka. Kaya pagpatuloy nyo po yung ganitong klase ng programa po na para sa TMTC na pagtitraining po ng mga katulad ko na gustong makahanap ng trabaho agad, na hindi kasi sayang yung panahon na hindi ka natututo. Ito yung isang halimbawa na pwede kang mag-aral ng saglit na panahon na pagtapos makakapagtrabaho ka agad. Sa panahon ngayon, kailangan marami kang alam . So, yung pagiging automotive, sa pag-aaral ng automotive, kasama na rin sa pangarap ko nung una. Dati kasi, nag-take na rin ako dito sa school na to, sa TMTC, ng electrical. So, nagagamit ko rin siya sa pang-araw-araw na. Nakakatulong din ako sa mga kapitbahay ko kasi hindi naman ako naninigil kapag... So, ngayon, currently, nasa city government at Taguig ako. Na-absorb ako sa motor pool, Jesse motor pool. Sa tulong na rin ng school, sila na rin yung naghanap sa amin ng mapapasukan. Tulungan kami ng school na makapaghanap ng mapapasukan. So nag-OJT muna kami sa City Hall, sa motor pool din. And after namin, na-absorb kami. Marami kami na-absorb. Hindi lang ho akong na-absorb. Tinulungan kami ng school, then City of Government Taguig na makapasok mismo sa trabaho na gusto namin. Ako, super blessed ako kasi pangarap ko talagang nung bata pa na makapasok bilang kawani ng gobyerno, makatulong sa mga tao na nasa sakupan ng Taguig. Lubos ang paghanga ng Taguig sa inyong kasipagan para makapagtapos. Naway magamit niyo ang inyong mga natutunan para sa inyong kinabukasan. Mabuhay kayong lahat. Congratulations sa ating mga graduates at
tutulong ang lungsod ng Taguig para agad ho makahanap ng trabaho ang graduates ng ating manpower training.